Hey mga Creepups, welcome back again to my channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga pamahiin ng pusa at iba't ibang klaseng hayop. Pero bago yan, i-click mo muna yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa sunod kong mga video. Ano-ano mga pamahiin sa pusa at iba pang mga hayop? Una, ang pusa ay mayroong siyam na buhay. Pangalawa, bubuwinasin ang buhay ang sinumang mag-alaga ng puting kabayo. Pangtatlo, hindi mahusay manghuli ng daga ang alinmang pusa na ipinanganak sa buwan ng Mayo. Pangapat, ikaw ay buwinasin kapag ikaw ay nilapitan ng itim na pusa. Kapag kabaliktaran naman ang mangyari kapag nilayuan ka nito. Panglima, ikaw ay buwinasin kapag mayroong gagambang nahulog sa iyong ulo o mukha. Panganim, ikaw ay mamalasin sa buhay kapag ikaw ay pumatay o kaya ay nagwasak ng buhay ng gagamba. Pangpito, isang masamang palatandaan kapag kayo ay nakarinig ng huni ng kuwak malapit sa iyong tahanan sapagkat malamang na mayroong mangyayaring masama sa inyong pamilya. Pangwalo, isang masamang palatandaan kapag mayroong itim na pusa tumawid sa inyong daraanan sapagkat malamang na ikaw ay maaksidente. Pangsiyam, iwasang lumapit sa kulungan ng mga baka kapag kumukulog at kumikidlat sapagkat ang mga baka ay nakaakit ng kidlat. Pangsampo, kailangang magbuhol ng inyong panyo kapag ikaw ay nakarinig ng huni ng kuwago sa katanghalian upang hindi magkaroon ng masamang pangyayari. Panglabing-isa, kapag ang buntot ng baka ay bahagyang nakataas, ibig sabihin ay malapit ng umulan. Panglabing-dalawa, kapag ang iyong alagang aso ay nanganak ng maraming, itapon mo ang isa sa mga ito upang hindi ito mamatay isa-isa at lumaki ang natira pang mga tuta ng malusog. Panglabing-tatlo, kapag ang iyong alagang pusa ay maghilamos ng kanyang mukha, nang makaharap sa pintuan ay darating kayong panauhin. Panglabing-apat, kapag ang inyong aso ay nagsungkal o naghukay ng lupa sa loob ng bakuran, nagbabadya ito ng kamatayan sa inyong pamilya. Panglabing-lima, kapag ang isang pusa ay bumahing, ito ay nagpahiwatig ng pag-ulan. Panglabing-anim, kapag ang pusa ay nagngingiyaw habang sakay ng barko, malamang na maksidente ito. Panglabing-pito, kapag ikaw ay dinapuan ng puting paru-paro habang ikaw ay nasa loob ng simbahan, ibig sabihin ay kinulugdan ka ng Diyos. Panglabing-walo, kapag ikaw ay naglakad sa gubat, magpahid ng bawang sa iyong mga paa upang ikaw ay hindi mapahamak sa mga hayop doon. Panglabing-siyam, kapag ikaw ay natinik, ipahaplos mo sa kamay ng pusa ang iyong liig upang maalis ang tinik. Pangdalawampu, kapag iyong minura at pinagsalitaan ng mga daga, lalo itong maminsala sa iyong mga kagamitan tulad ng damit at iba pa. Pangdalawampu't isa, kapag kayo ay lilipat ng tirahan, huwag dalhin ang pusa sa bagong lipatan bahay upang hindi malasin ang inyong bagong tahanan. Pangdalawampu't dalawa, kapag may nakita tayong gagambang gumagapang sa iyong suot na damit, kayo ay nakatanggap ng salapi sa lalong madaling panahon. Pangdalawampu't tatlo, kapag mayroong pusang itim na lumalakad sa ilalim ng hagdanan, mamalasin ang taong umakyat sa hagdanan na iyon.